Bunsod ng 7 linggong magkakasunod na oil price rollback, nasa mahigit 40 piso kada litro na lang ang presyo ng krudo, habang nasa 50 pesos kada litro naman ang gasolina. Sa tala ng DOE ngayong 2018, 46 na beses nagtaas baba ang presyo ng gasolina. At sa ngayon, 1.60 pesos na lang ang sobra, pantay na ulit ang presyo ng gasolina sa pinakamababang presyo nito ngayong taon. Oversupply ng langis ang dahilan ng pagbaba ng presyo sa pandaigdigang merkado. Ang Dubai crude naglalaro sa $60 to $61 per barrel nitong nagdaang Miyerkules. At sa susunod na linggo, ayon sa industry sources, may nakaambang panibagong 2 pisong rollback. Hopefully, madagdagan siya, o kung hindi man, yun nga, tama ka, mag-plato lang siya, depende sa situation sa international market. Kasi yung ating domestic price lang naman is reflective ng mga nangyayari sa international development. Ang grupong United Filipinos Consumers and Commuters, o UFCC, naghain na ng petisyon sa LTFRB na ibaba sa 8 piso ang minimum na pamasahe sa jeep na kasalukuyang nasa 10 piso. Ngayon po, 2018, ang pamasahe po, minimum fare ay 10 piso at ang presyo ng diesel ay bumababa na. Meron pong 36, meron pong 37, meron pong 38. Ang pinakamataas na nga po ay mga 42 o 43. Malayong malayo siya sa 46.40 ng pamasahe noong 2008 ay 8 pesos lamang. Gusto rin ng grupo na ibalik sa dating minimum fare ang pamasahe sa bus na 12 pesos sa aircon at 10 pesos sa ordinary. Sinisikap ang kunin ng GMA News ang panig ng LTFRB na didinig sa petisyon ng UFCC sa December 4. Hindi rin daw dapat isang kalan ng mga jeep at bus na ipatutupad na ang 2nd round na excise tax sa langis sa 2019. Aming hinihiling kay Pangulong Duterte, huwag niyo pong pakinggan, mahal na Pangulo, ang mga kamote economic managers nito, sapagkat hindi po sila nagdadala ng tunay na solusyon sa ating bayan. Ayon sa Palasyo, hihintayin pa raw ang desisyon ng Pangulo sa rekomendasyon ng mga economic managers na ituloy ang implementasyon ng 2nd round na excise tax sa susunod na taon. Nakatakda itong pag-usapan sa cabinet meeting sa Martes. Pakiusap naman ang grupong Pasang Masda at Piston, pag-aralang mabuti ang usapin sa hiling na bawas pasahe. Ian Cruz, GMA News.